Okay, good morning po ulit sa lahat. At gaya po ng dati, sana po lahat po ay nasa ligtas at mabuting kalagayan. So bago natin intro, simulan ang araw natin ngayong Tuesday morning, introhan muna natin. Ay project update lang po tayo muna. Pero tingnan natin kung makapag-install na tayo ng fiberboard mamaya. At bibigay kami ng konting na tips and ideas. So bale, dumating na yung electrician nila sir at madam sa mga nakasubaybay ko. Sa mga nakasubaybay ko dito sa aming ginagawa dito sa Barangay Tucanon na Aritao, Nueva Vizcaya. Ito po yung naging delay ng project natin ngayon. Ayo, nahuli yung ano natin, yung electrician. Pero so far, okay naman at nandito na sila. Pina-frame na po natin lahat. Bale, nandito po ako sa ano, sa living area. Bale, box type po ito, pinaka-allway nila. Bale, tatlong box type po ito na magkakasunod. At pang-apat po na box type itong terrace nila. Pero lalagyan natin ng konting design yan para may cura siya. At dito sa living area, magkakaroon din po ng design po dito sa gitna niya. At ito, dito naman si ano, si Busod, si Uncle Oyet. For framing po, sarapan po ng hagdanan nyo, bagyat ng second floor. At na-frame, fully frame na rin po ito sa kitchen. Fiber cement board installation na lang po ang kulang. At dito sa terrace, nandito po si pinaka-pogi nating lahat at si Asthmatic. For framing lang muna, antayin natin yung ano, yung electrician na nailabas mo yung mga wiring at natin patakpan yan. Siyempre naman. At siyempre, labas tayo dun sa may carport. Tingnan na, i-update din natin yung carport nila, sir. Napakaganda po ng design ng bahay nila. Yan po. Talagang panalo sa design. Sa car, dito sa carport po ay plain lang naman po ito. Yan. Okay, pinatakpan na natin dito sa gitna. Ibabato na lang natin yung mga ano, yung mga wire niya pag meron na yung wire. At maski doon ay plain ceiling lang naman po. Hindi natin matakpan ng buo sapagkat ano po, hindi pa naiyabang yung electricals. Balik tayo sa loob. So yan muna ang update natin. Mag-update tayo ulit mamaya. Pag nagkabit na tayo ng fiberboard. So i-update lang natin konti itong project. Ano po? Bale, na-install na itong mga talatagan na po mga wiring ito. Sa living area po ito. Tapos pa na namin. At yung dalawang box type natin dito ay sarado na. Tapos na yung electrical. So ready for fiberboard installation na. So simulan natin paglatag ng fiberboard. Mali dito po ay nasaraduan na yung high ceiling niya. Tatagat na sila para sa cove. At nandito rin yung dalawa. Pwede nang saraduan to. May electricals na.
At dito naman sa labas ay halos tapos na. Tatakpan na lang ito mamaya para masaraduhan na. Bali may design itong gitna niya. Video natin ulit kung paano kami gumawa ng design gamit ang wall angle. So videoan natin, sana makapulot ulit kayo ng idea kung paano kami gumawa ng design. Tatawagin natin itong design ala Mangkwers. Diba? Thank you.
So bale na na-frame na namin itong ano, nilagyan na namin yung sasabitan ng design niya. Yan, no? Sa mga installer na kasama natin ay makita lang ito, ay alam na itong design na ito. So bale, ito po yung paraan ng paggawa namin ng design sa ganito. Napakarami po yung paraan na ginagawa ng mga kasama nating installer. So itong ginagawa namin ay isa lang po sa mga paraan ng ginagawa ng kapwa nating installer. Yan. So basic lang naman po ito para sa iba. Pero alang-alang naman sa mga gustong mag-DIY na hindi pa nakapanood ng mga ganito, willing tayong magbigay ng idea din para mas madali. So bale, palalagyan muna natin sa bawat kanto para mas madaling masundan ng iba. Bale po, yung design po sa gitna ay hindi po tatapat dito sa ano, sa cove niya, sa paikot. Medyo iniksyan po natin ng konti para mas magandang tingnan. Thank you.
yan. Patapos na yung ano, yung framing niya. Tatakip ka lang. Lalagay na lang kami ng hanger sa mga gilid na apat para matibay. Lalagay pa tayo ng hanger doon. Pero sa gitna, eh okay na. Tatakpan na yung nasa gitna. Tirok place! So bale, pansin na yung design ng living area natin. Bale, tapos na yung framing niya. Nagtatakip na lang sila. So, gagaya po ng dati, ang unahin nating takpan ay yung mga pinaka na mga sanepa niya sa loob. Tapos na ito, i-grind na lang namin para at lilihain para matanggal yung mga hinuhumul niya. Tingnan natin. So bale, mag-grind na lang kayo dyan sa mga himulmol para mas makinis sa tingnan. Yan o. Tapos na. Tapos pag na-grind, magliliha kami para mas malinis pa. So sana po ay muli po ay nakapulot po kayo ng idea sa paggawa ng mga ganitong design. Hanggang dito po muli. At dito ko na po tatapusin ng ating video ngayong araw. Gaya po ng dati. Lagi po tayong mag-ingat at God bless po sa ating lahat. Guys!